So yo, what's up mga karepang natin dyan, nagbabalik na naman tayo dito sa ating panibagong rainy vlog mga karepang. Yes, it's raining here in General Santos City, ano, kakati na lang bang umuulan dito mga karepang, but still, I really appreciate yung patak ng ulan habang nagra-ride mga karepang, talaga napakasarap. Ay, ewan ko ba kung bakit nasasarapan ako mag-ride kapag umuulan, grabe. Sa mga nakakakilala sa akin, alam talaga nila na mas pinupush ko yung pagra-ride ko, lalong-lalo na kapag umuulan. Ewan ko ba kung bakit, parang nakakawala ng ano, very satisfying for me na pag nagra-ride na umuulan. Basta yun lang yung nasa feelings ko mga karipang, talagang napakagandang mag-ride kapag umuulan, ulit-ulit lang, no? So yan, shoutout nga pala sa lahat ng mga masugid na nagsusubaybay at sumusuporta sa atin sa Facebook at sa YouTube. Maraming thank you mga karepang. And currently, we're here now in the National Highway. Ewan ko anong barangay ito dito. Basta dito yan siya sa matatagpuan sa, ayan, MacDo National Highway. Itong pre-big kainan store dito, yung Inasal at saka Jollibee. Yan, dito yan sa traffic light. Papuntang ano, National Highway kasi ito eh. St. Elizabeth Hospital. Ayan, harap ng St. Elizabeth Hospital. Grabe mga karipang, as you can see, ang sarap pag masagay ng ulan. Ewan ko lang sa iba kung nasasarapan sila mga karipang, para sa akin, talagang satisfied talaga sa akin mga karipang. Lalo-lalo kapag nag-long ride ako, na katulad ng pumupunta ako ng Marvel or Davao, na parang may nakikita akong makulimlim sa unahan, tapos parang mas nai-excite ako mga karipang na magbiyahe na umuulan. Ewan ko ba talaga. Tapos kapag nakikita ko yung mga munting baha sa ano, yung mga flows, mga tubig ulan na nagpo-flow sa daan, very satisfying sa akin na tinitingnan ko sila habang patuloy na umaago sa daan. Talagang nawawala, gumagaan yung loob ko. Ewan ko lang kung bakit. Tapos one of the best thing na talagang gusto kong ma-experience kapag umuulan, malakas man yung ulan, is yung gulong, ginugulungan ko yung ano, yung tubig ulan. Very satisfying sa akin yung ano, yung nakikita ko yung tubig na tinatamaan ng gulong ko. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. So yun na nga mga karipang, bakit ako bumiyahe ng ganito dito sa General Santos City na medyo may kalakasan yung ulan, dahil meron din nga tayong pupuntahan dyan sa may public market ng Gensan, kasi nga bibili tayo ng tinatawag na lamas, mga ingredients sa pangluto. So bibili tayo, pero saglit dadaan muna tayo dito sa pinakamasarap na nasarapan kong karinderya dito sa Francis Eatery, kung saan hindi tinipid yung ingredients ng mga ulam. So ayan, so stay lang muna tayo dito saglit, din maya pupunta, aalis na naman tayo, kakain lang tayo dito saglit mga karipang. Dito lamang yan matatagpuan sa ano, sa Casquejo Street mga karipang, malapit sa Avon Building, or dito sa bagong pinapatayo na building sa harap niya. Yun, yan yung building na yan, likod niyan mga karipang. So balik na lang tayo later, babush muna for now. At so ayan na, natapos na kaming kumain. So rekta na naman tayo papuntang public market ng General Santos City. Another makulimlim na may onting ambon o taliksik na samuha. Alindanaw, yan ko kung anong term yan. Basta may mga konting patak pa rin ang ulan. Siyempre mababasa pa rin tayo, but still, masarap mag-ride, maglakad sa ulan. Medyo matagal na din akong hindi nakaka-experience na maligo ng ulan mga kapatid. Sa tandang ko nito, I'm already 24 years old. And last kong naligo sa ulan, na yung malakas talaga, yung maliligo, hindi nagra-ride. Maligo sa ulan siguro mga nasa 18, 17, 16, 15 pa siguro. So medyo matagal na talaga. So siguro kaya din na may nakakamiss na maligo sa ulan. Alam nyo, nakakawala talaga ng stress yung mga ganong klaseng feelings mga kapatid. Yung parang gusto mong bumalik sa pagkabata. Yung mga ganon na feelings, yung gusto mo maglaro sa tubig ulan, ayun yung mga ganon. Sarap sa pakiramdam mga kapatid. But still, we're here now. I don't know anong road ito. Basta dito na yan na area. So, basta. Ito, dito mo makikita yung parang may one-stop na bintahan ng mga barbecue, banana queue dito mga karipang.
currently tayo dito sa ano, hindi natin to rerektahin, lilikot tayo dyan sa may area sa papuntang public market, mga karibang. Dito lang ako dumadaan kasi kung doon tayo dadaan sa Magsaysay Avenue, medyo matraffic doon, lalong-lalo na sa harap ng Unitop, ay talagang napaka-traffic talaga doon, mga karibang. So, dito na lang tayo dadaan instead of that road. So, nirektahin lang natin to. Kung rirektahin mo ito ko, mga karepang, papunta na ito ng Barangay South ata. Basta sa Lion Beach na area. So, rirekta lang tayo, then liliko tayo dyan sa may gilid ng Yap Mabuhay Hardware ba yung tawag dyan. So, dyan may mga parking space dyan ng motor at sasakyan kung saan. Doon tayo magpapark. But still, I really appreciate the view. So ayan, dito na tayo sa Magsaysay Avenue, pero dadaanan lang natin to, mga karipang. So rerekta lang tayo hanggang doon sa Yap Mabuhay. Masyadong matagal na yan siyang na hardware ba yan, di ba? Hardware. Nandiyan makakabili ka ng mga kasiklasing mga gamit sa hardware like plywood, mga gamit sa hardware, mga hardware materials. So, niliko lang tayo dito, rekta na to sa sentro ng public market ng General Santos City. So, ang daming mga pagbabago dito, mga karipang. Yung dating bilyaran dito, wala na ngayon. So, yung Wawa dati, malaki na ngayon. Ang daming mga changes na nangyari dito, mga karipang. Sa mga hindi pa nakakapunta or na-miss, ayan yung red building yan, mga karipang. Wawa na po yan, mga karipang. Bagong-bago po yan. So sa mga ayan, so lalong-lalo na sa mga OFW natin na medyo na matagal na nagsistay sa labas, na nakakamiss talagang balikan yung General Santos City, mga karipang. So yan, but before that, mga karipang, mag-aano muna kami. Magpapark muna kami dito kasi nga pupunta na kami dun sa mga bintahan ng mga lamas. Lamas ba? Mga ingredients na gagamitin sa pangluto like bombay, sibuyas, kamatis at kung ano-ano pa. Babus na muna, mga karipang. At so yan, papasukin na natin yung public market dito sa General Santos City. Ito yung mga makikita mo dito. Mayroong mga nagbebenta or nagre-repair ng cellphones, smartphones. May mga bintahan ng banana queue, may mga saging, ay may mga bintahan ng mga sari-saring mga prutas, mga damit, at kung ano-ano pa. Nakakamiss talaga dito maglakad-lakad, no? Ang dami, kung meron lang akong dala-dala siguro mga around mga madaming pera. Ang dami ko na sigurong napulot na ano, na mga dapat bilhin. Hindi, ibahin mo yung needs at saka sa wants. Siguro sa mga wants. Kasi may time, hindi natin nakokontrol yung wants natin. So, dapat kailangan kontrolin mo yung wants kaysa sa needs. Iba kasi yung wants at saka yung needs. Yung wants, yun yung optional. Yun ba yung optional? Correct me. At yung needs, yun yung pinaka-importante na pangangailangan. Number one na yung pagkain. So, yung wants, belongs yan sa mga toys and other her na nagustuhan mo lang na hindi naman talaga totally kailangan. So, yun. So, kailangan natin yung kontrolin, lalong-lalo na kapag tumatanda na tayo, mga karipang. Kasi nga, gaya na sinasabi natin na habang tumatanda, mas lalo natin naiintindihan yung totoong buhay. So, kasi nga, kapag bata pa tayo, medyo ano pa tayo, medyo malabo pa yung mga naiintindihan na mga gumagalaw sa ating paligid. So, yun na yun. Yun yung mga sinasabi ng mga nakakatanda na kung bata ka pa, kailangan mo nang gumalaw, kumilis, kailangan mo nang matutunan ng ganito. Meron ding iba namang na nagsasabi na kung bata ka pa, gawin mo lahat ng gusto mo basta wala ka, basta hindi lang nakakasama sa mabuti or nakakasama sa marami. Gawin mo yung gusto mo na kung saan ka masaya, basta wag lang makakasama sa iba, yung mga ganun. So live life happy, parang ganun. Kasi nga pagtanda, medyo limited na lang yung magagawa mo na hindi mo nagawa yung pagkabata. Ganun yung cycle natin. So yun na nga, yun, tinulungan ko muna si Ismay dito kasi nga hindi pa siya nagamit ng hood niya dahil nga umuulan. So ay papagamit natin yung hood niya. Meron namang hood yung jacket, hindi naman ginagamit. So dapat gamitin yan kasi nga umuulan. Mahirap magkasakit, mga karipang. Yan o, kahit naligo tayo, dapat double protection pa rin tayo. Mag-Alaksan FR, not sponsored, Paracetamol, Bioflu.
So again, ito yung area dito sa gilid ng public market. As you can see, ang daming mga paninda. Grabe, ang mahal ng Bombay ngayon, mga karipang. Ano nga Tagalog ng Bombay? Sibuyas? Sibuyas ata. Umabot na ng 320 pesos, meron pang 350, meron pang 380. Grabe, ang mahal na mga karipang. Yun na yung sinasabi nila kapag malapit na yung Pasko, nagsisitaasan din yung mga lamas or ingredients, mga karipang. Bombay ang pinaka number one. Last year raw, mga karipang, meron nagtanong kasi ako dito, umabot daw ng 550 pesos. Yung kilo, per kilo yan, mga karipang. Grabe. Sobrang mahal. So, yun. Ngayon, umaangat na. Kaya, kung ikaw nagbabalak ng bumili ng medyo may kadamihang Bombay, bumili ka ng mga karipang Bombay or sibuyas, mga karipang. Ha. Kaya, yun. Yung kamatis naman natin at saka yung ahos tawag niyan sa amin, luya ay ahos. So ganun pa rin naman, meron dito 5.20, depende yan. Yung kamatis natin ganun pa rin yung presyohan, yung Bombay lang talaga yung tumaas. Number one na kailangan din kasi yan sa mga pangluto or ingredients na paggagawan. But before that, dito muna ako kay nanay kasi nga bumili tayo ng... Ito yung pinaka-paborito ko dito eh. Yung salad na juice. Nandito na yung lahat. Yung papaya, merong mangga. Iwan ko anong mga prutas nilagay dyan. Basta ang sarap. Naglalaway ako kapag nakikita. Kitang-kita nyo naman kahit gaano pa kadilim dito, gaano pa kalamig. Still, bumili pa rin ako ng ganito. Dahil ang sarap niya talaga, mga karipang. Promise. Tikman nyo dito. Kapag pumunta kayo dito, tikman nyo. Talagang ang sarap niya, tsaka gulay, pure prutas pa siya, mga karipang, salad, parang fruit salad, parang ganun. Grabe, ang sarap talaga. Naglalaway ako. So at ayan, no, inubos ko talaga itong mga karipang, kasi ang sarap talaga. Grabe. So ayan, tambay muna tayo dito saglit habang si Ismi ay naghahanap pa ng mga ibang ingredients. Tutulungan naman din natin siya later. So, kain-kain lang muna ako dito kasi yun nga, naglalaway ako kapag nakakakita ako ng ganitong klaseng fruit salad juice. Tama ba? Correct me if I'm wrong. And so, ayan, hanapin na natin si Ismay kung saan ang mga bayon siya. Hanap-hanapin lang natin. Ang dami talaga mga tao dito sa public market. Ang dami ko ding mga nakikita mga nakakilala sa akin dito at nakakakilala sa akin, mga karipang. Still, Ismi is not here. Ismi is not around. I don't know where he or where she is. But still, nandito lang yan siya. Nag-iisang jacket na makikita mo dito kasi hindi mo yun basta-basta makikita sa iba na sinusuot. That is a unique jacket that I brought from online. So, yun, no? Yun. So, dito bumibili kami ng, ayan, merong ahos, luya, kamatis, sibuyas, at iba pa. So, bumili na din kami ng ano, yung mga tigpipiso na mga ano, yung powdered na paminta, yung luzon na paminta, dahon na paminta, at iba pa. Ang daming mga mabibili dito, mga karipang. So, yan. Dito na lang muna kami naglalakad-lakad na lang muna kami, mga karipang. So, bibili sana kami ng gamot, extra panangga kapag may nagkasakit at kung ano-ano pa. Ito dito, bumili na din kami ng kamatis kasi nga masarap talaga yung kamatis, lalong-lalo na isa yan sa mga pinaka gusto ko, mga karipang, lalo-lalo na kapag gumagawa ako ng salad, nilalagyan ko talaga yun ng kamatis, sinamak, Bombay, grabe. Solve yung ano ko niyan, solve ko yung craving natin diyan, talagang solve na solve pag ganun, mga karipang. At bumili na din kami ng mga disposable cups dahil kapag minsan meron kaming mga unwanted visitors. Hindi, yung mga kaibigan namin na dumadalaw na sa aming bahay. So, para makakatipid kami. Hindi naman makakatipid. Para yung nakaminsan kasi nakakapagod kapag madami yung hugasan. So, bumibili na lang kami ng mga disposable cups, disposable plates. Para hindi na kami mapagod sa paghuhugas ng mga pinggan at baso. Ganun yun. Be wise. So, and after that, so, babalik na kami dun sa pinarkingan namin. Kasi nga, alis na kami, uuwi na kami, mga karipang, dahil baka babagsak na naman yung malakas na ulan. So yun na nga, mga karipang, natapos na tayong bumili ng mga dapat bilhin natin dito sa public market ng General Santos City. At ayan, at uuwi na tayo, mga karipang, dahil maaabutan pa tayo ng malakas na ulan. Dahil as you can see sa sky, ano ba yan, sky? Langit ay talagang napakakulimlim ng langit. So yun na, mga karipang, dito na muna tayo sa, hindi ko alam, ano na namang daan to, mga karipang, nakalimutan ko na naman. Basta
dito yan sa, ayan, ito, Magsaysay Avenue yan mga kakaripang. Dito na area, nakalimutan ko anong daan to dito. Basta makikita mo dito yung mga... Ayun, muntika na naman yun ah. Yun yung mga kinakakatukutan ko talaga ng mga tricycle driver na liko muna bago lingon. Dapat lingon muna bago liko mga kakaripang, no? Ay nako, bakit may mga ganong mga tricycle driver? Talaga nakaka-high blood. Pero okay lang yun dahil professional na sila. At kung tatanungin mo yan sila, Manong, kuya, anong ilang taon ka na bang nagmamaniho? Sasabihin na nila, bitira na ako sa pagmamaniho, lalo na dito sa General Santos City na umaabot na ako ng 20 years na pagmamaniho. So kaya bitira na talaga. Kaya ginagawa ko na lang is liko muna bago lingon dahil nga bitira na tayo mga karipang. Yun. Isasagot nila mga karipang. Kaya yun, wala tayong magagawa dun. Tsaka kapag pagsabihan mo pa sila, baka sila pa yung may, anong tawag doon? Sila pa yung magagalit instead na sila na ngayong mali, sila pa yung magagalit, diba? Ganun tayong mga Pinoy eh. Kasi nga tayong mga Pinoy, binuo tayo na bilang isang ma-pride na tao. Hindi tayo nagpapatalo kahit alam natin na mali na. Basta alam natin na kahit mali na, kung ano yung pinanindigan natin, yun na yung susundin natin. Ganun tayong mga Pinoy eh. Ikulang na lang sa atin. Ewan ko ba, bakit ganun? Talagang napaka-pride talaga ng mga tao dito sa atin. Even ako, ma-pride naman ako mga karipang, pero alam ko naman yung tama at mali. Kung alam ko naman kung mali yung sinabi ko o ginawa ko, nare-realize ko naman, mali nga pala yung ano ko, no? Pagpasensyahan nyo na. Yan kaya nga akong nagsasabi dito sa YouTube na correct me if I'm wrong, dahil nga hindi naman talaga ako totally perfecto mga karipang. Pero before that mga karipang, hindi muna kami uuwi kasi nakalimutan namin bumili ng pagkain ng aming aso at ng aming pusa. Kasi nga binibilihan namin yan ng cat food at saka dog food at saka yung rabbit namin na nag-iisang rabbit namin mga karipang. By the way, marami kaming rabbit. Diba 2 or more, marami naman yan. So meron kaming 4 na rabbit dati. So yun nga, dahil nga sa masamang panahon, isa na lang yung natira. So dito kami bumibili sa Pacifica dahil nga ito yung mga isa sa mga pinakamura na nabilhan namin. Ewan ko lang kung meron kayong kakilala or kilala ng mga nagbebenta ng mga ganitong mga pagkain ng hayop na mura lang. Just comment down below mga karipang. But before that, tapos na kaming bumili, alis na kami mga karipang. Ganun lang kadali dahil nga natatakot kami baka maabutan kami ng ulan. Pero nasasarapat talaga ako kapag umulan. Kaso nga lang meron kami mga dala-dala na hindi pwedeng mabasa dahil nga puno na yung top box namin at meron kaming bit-bit na hindi pwedeng mabasa. Kailangan namin magmadali mga kapag. But still we're here now and currently in the Santiago Boulevard. Ewan ko lang saan tayo dadaan. Bakit tayo dadaan dito sa papuntang Unita. Liliko na naman tayo mga karipang at liliko na naman tayo dyan sa may Casquiao Street papunta doon sa may Francis Eatery dahil doon tayo mag-stop. But for that mga karipang, kita-kita lang tayo sa ating part 2 dito sa YouTube channel at sa Facebook page dahil yun nga, matraffic dito. Gusto ko nang i-end. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta nga mga pala mga karipang. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga nagko-comment, nagla-like, nagsishare. Maraming thank you mga karipang. And again mga karipang, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga baguhan pa lamang dito at mahilig sa mga raw videos like ito, raw and road vlog. Ayan. Click the subscribe button kung nanonood ka sa YouTube and click the notification button and click all mga karipang para parati tayong manodivide sa mga bagong update. At ikaw, kung ikaw naman yung nasa Facebook mga karipang, click the like and follow button para always tayong panalo. Share mo na din sa mga kakilan na mong mahilig na mga ganitong content or share mo na lang din sa inyong timeline para always tayong panalo. And again mga karipang, ako si Mikko dito sa Mikko TV and I'm saying have a wonderful day. Bye-bye and I love you. Maayang adlaw sa atong tanan. Thank you so much. Mwah. Pabus mga karipang. Ride safe always.